Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. Thank you. Thank you so much. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's a Wednesday morning, hump day in other parts of the world. Ako po si Sel Baysa at once again, I'm inviting you na sumahan po ang inyong lingkod sa susunod na 20 minutos at isang oras na pagitanghal. Ang inyo pong palatuntunang Digital Patrol. Siyempre pa, ako po'y sasamahan ngayong araw na ito ng sa technical side si Nacel at ganun din sa production side si Semanita. Kaming tatlo, mga gilog kong mga tagapakinig, sa loob ng mga susunod na mga sandali, ngayon pong araw na ito, which happened to be a very special day para sa Broad Streamcast Communicators. At ganoon din, isa pong araw na kung saan ginugunita ng ating mga kababayan, ito pong naganap 50 years ago today, September 21, 1972. Kayo po ang ika-50 taon ng martial law o batas militar sa ating bansa. So magkakasama-sama po tayo till 11 o'clock. So join me sa ating Wednesday Hump Day edition ng inyong Digital Patrol. Good morning, good morning, good morning, Miss Hugger Ma'am. Sa lahat ng ating mga OFWs, wherever you are in this part of the globe. At syempre pa, ang pagbati sa ating mga kasama sa paglilingkod bayan ng Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Yan po sa lalawigan ng Calgary, sa bansang Canada. Siyempre pa, kay John John, good morning. At sa kanyang may bahay na si Melody and Children. And to the 5,000 plus na mga Pinoy dyan sa Alberta, Canada. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. At salamat sa inyong pagtangkilik sa palatuntunan. Well, I simply can't help it but tell you that ang inyo pong BSC o Broad Streamcast Communicators family are very happy indeed for today's celebration. Ito po yung aming ikalawang taon na pagharap sa inyo, pagbibigay ng balita. Ganun din, pagkakaloob ng mga vital information na alam po namin
na makakatulong in your daily lives. Okay? So, again, happy anniversary sa Broad Streamcast Communicators. Good morning po, ang sabi ni Sherwin Marco V. Good morning, Sherwin. At sa lahat ng iyong mga loved ones, friends, and, neighbors dyan sa Iloilo. Magandang umaga sa inyo. Bueno, let's start the show. Ito yung sa pamamagitan ng pakikinig dito sa Ulat Panahon. At syempre pa, ito po ay balita mula sa Pag-asa Forecasting Center. Naroon si Binibining Ana Toren, ang ating duty weather forecaster ngayon pong umagang ito. Thank you so much, Sherwin Marcovi. Congrats, ang sabi ni Sherwin. Thank you very much. Narito na ang Ulat Panahon ni Miss Ana Floren. Ito po sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating Digital Patrol. At sa kasalukuyan, narito po update natin sa minomonitor po natin na low pressure area na sa layong 1,015 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong LPA na to, hindi po natin inaasahan na magiging isang bagyo at nakikita natin kikilos din ito palayo nating area of responsibility. Samantala, habagat pa rin yung nagpe-prevail dito sa may Central at Southern Luzon area na kung saan ay ngayong umaga, medyo maaliwala so kung inaasahan natin na panahon dito sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan kasama ang Puyo Islands. Ngunit pagsapit po ng tanghali hanggang gabi po yan sa mga nabanggit kong lugar ay magiging maulap na po yung ating kalangitan at mataas na po yung tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya huwag pa rin po natin kalimutan magdala ng payong sa para tananggal lang po sa madagi ang pag-ulan. Simula po ngayon tanghali hanggang mamayang gabi. Samantala sa lalawing bahagi naman na ating bansa, generally fair weather condition po yung ating nakikita at may mga chance lamang po na ma-isolated ng mga pag-ulan, lalo na po yan sa hapon at gabi dala ng localized thunderstorm. Wala po tayo nataas na gale warning sa anumang bahagi na ating karagatan, kaya malayo mga kapalaot yung ating mga kababayan, mga isla, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. Yan po muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Ana Cloren. Magandang umaga. Forecaster Ana, ma'am, samantalahin ko ng pagkakataon, iyong ibinalita na walang posibilidad na maging ganap na bagyo itong low pressure area na inyong naispatan somewhere dyan sa Central Luzon. Pero ito ba'y posible magdala ng mga malalakas na pag-ulan, ma'am? Sa ating pagtaya, sir, di po natin nakikita na magkakaroon ito ng direct na epekto sa anong bahagi nating bansa. I see. Now, of course, ngayon ay maaliwalas batay sa iyong balita, and I agree, napakaganda ng panahon, mainit ang panahon dito sa National Capital Region, pero hindi rin inaalis yung posibilidad na sa hapon o anumang oras within the day at gabi ay ating maramdaman ito pong thunderstorm, forecaster Ana. Yes, tama po kayo dyan, sir. Kapag po kasi kabagat season o southwest monsoon yung prevailing na weather system natin, any time of the day ay posible pong makaranas po tayo ng mga pag-ulan. Though medyo maaliwalas ngayon, pero expect po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan ngayong maghapon. Okay. Now, finally, which part of the country ang posibleng makaranas ng ulan sa mga sandaling ito ng ating pag-uusap? Ngayon po, nakikita po natin ito pong area ng Southern Luzon, particular na sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Northern Palawan or din po sa bahagi ng Cuyo Islands ay posible pong makaranas ng mga pag-ulan simula na po ngayong umaga. Pero dito nga po sa Metro Manila ay latter part of the day po yung nakikita natin na mga pag-ulan. Forecaster Ana Cloren, ma'am, thank you so much and our greetings of a pleasant good morning sa lahat ng mga magigiting na mga men and women men and women ng Pag-asa Forecasting Center. Thank you so much sa forecaster Ana. Maraming salamat po, magandang umaga, ingat po. Si forecaster Ana Cloren ng Pag-asa Forecasting Center sa kanyang Ulat Panahon. At of course, tuwi-tuwi na, we make it a point to pass on to you itong information all about
the weather conditions, sapagkat napakahalaga na malaman ng bawat isa sa atin yung magiging kalagayan ng panahon upang tayo po ay makapag-ingat at ating mayaayos ng mabuti yung ating gagawing appointment for the day. Magandang umaga, Conrado Rading Brotonel ng Nueva Ecija. Good morning likewise to your loved ones, to your friends, to your neighbors, katulad mo rin isang may-ari ng isang palayan. At the same time, isa pong magiting na magsasaka, si Conrado Brotonel. Thank you so much sa kanyang morning greetings. Magandang umaga ho, Kuya Sel. Thank you so much, Tara Ding, for your greetings. Okay, so ang oras po ginap ng 10 minutes bago sumapit ang 10 in the morning. It's now 9:50 ng umaga rito po sa Pilipinas at 9:50 oras sa Nueva York o sa Amerika. Gabi, alas 9:50 ng gabi sa New York. O, na kung saan ang Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. and his party ay nasa Nueva York at siya po ay dumalo dito sa ongoing na 77th General Assembly ng liderato ng mundo na bumubuo nitong United Nations o mga nagkakaisang mga bansa. Good morning, Taytay Rizal. At Taytay Rizal is watching. Oh, ito po yung assurance na ipinagkaloob sa atin ng isa sa aking mga sisters, si Lide. Lide Baysa. Good morning, Lide. And good morning to your company, si Tami Juanillo. At sa lahat ng mga taga Taytay Rizal and other towns and cities diyan sa lalawigan ng Rizal. Thank you so much, Slide. Maraming salamat. Bueno, katulad po ng aking binabanggit, ang Pangulo ay nasa Nueva York. At kahapon, ganap na alas 3 pasado ng hapon, nagsalita ang Pangulo sa harapan ng mga pinuno ng iba't ibang bansa sa mundo. Na kung saan kanya pong pinagandiin sa kanya pong talumpati itong epekto nitong climate change. Ito pong ngayon ay ating perhaps inyo ring nararamdaman na pagbabago ng klima dito po sa ating daigdig, hindi ho ba? Marahil inyong napansin yung init na ating pong nararamdaman dito sa Pilipinas. O, nag-uulan, pero pagkatapos ng ulan, init naman ang humahalili. O, at marami sa ating mga climate experts ang nagsasabi na this is part and parcel, itong tinatawag na climate change. At itong climate change ay binigyan diin ni Pangulong Bongbong sa kanyang talumpati sa 77th United Nations General Assembly. Na sangayon sa kanya, itong mga iba't ibang mga industriya na mula sa mga first world countries ang nakakaapekto dito po sa climate change. At apektado rito yung mga maliliit na mga bansa. Kasama na ang Republika ng Pilipinas. As a matter of fact, pangayon sa kanya, ang Pilipinas ang pang-apat na third world country na nakakaranas at naapektuhan ng malaki nitong climate change na ito.
Pakinggan natin si Pangulong Marcos Jr. Partly kanyang binanggit itong hinggil sa climate change. Magandang umaga po, Pangulo. Facts of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit, and yet we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. Okay. Carbon dioxide. Yan po yung ating nasisinghot dito po sa ating bansa. At katulad ng binanggit ni Pangulong Marcos Jr., isa ito sa mga ibinubuga ng mga highly industrialized countries. Itong mga bansang kabilang sa tinatawag na first world. Kaya apektado tayo rito. Kaya naman ang gusto ng Pangulong kanyang kahilingan umaksyon itong mga malalaking mga bansa upang sa gayon hindi maapektuhan itong mga maliliit na bansa nitong pagsinghot ng carbon dioxide na nagiging dahilan din itong tinatawag na climate change. Mula sa Sipokot, Camarinesur, Akasin of yours truly, si Mirna Alcid Sekihor says, "Good morning, Sel Baysa and everyone. Weather here in Sipokot, makulimlim." Yun po, makulimlim ngayon dyan sa Sipokot, Camarinesur. So if you have plans and maybe you are on your way to Camarinesur and on your way to Sipokot, make sure na dala-dala ninyo ang inyong payong, kapote, sapagkat meron pong tendency na umulan diyan sa gawin ng Camarinesur, particularly ang Sipokot. Kaya, well, it's wise to be prepared, sabi nga po. Thank you so much, Mirna, diyan sa iyong balitang yan. Good morning to your husband, Ed, and your four children. Good morning, good morning, good morning. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga gilog kong mga tagapakinig. Ho. At nawa ninamnam ng mga liderato itong mga first world countries, yung mga highly industrialized at mga bansang mauunlad, yung bunga ng kanilang pagiging matagumpay at first world country, nagdurusa itong mga maliliit na mga bansa na siyang nagiging virtual na dumping ground nitong dumi na dulot nitong pagiging highly industrialized ng mga malalaking mga bansa, kung kaya't yung mga dumi ay napupunta sa atin. Madaki ninyo, pang-apat ang bansang Pilipinas dito sa tambakan, puntahan nitong maduduming mga usok na nagmumula sa mga highly industrialized countries. Meantime, bago po yung iba pa mga balita kognay nitong dinadaluhan ng Pangulo ng bansa. Mantangin ninyo, nagsalita po ang ating Pangulo diyan po sa General Assembly ng United Nations. Kaya namang everybody should be proud. Sapagkat mantakin ninyo, pinasaringan ng Pangulo itong mga malalaking bansa na huwag naman sanang ganyan. Dapat gumawa ng paraan. They should act now. Ang sabi ni Bongbong Marcos Jr. Para namang hindi makaapekto at hindi maapektuhan yung mga maliliit na mga bansa. Ugnay nitong paglago, lalo na ng mga malalaking mga bansa. Meantime, check your timepieces. Ang oras sa Pilipinas, ginap na pong alas 10 ng morning. At welcome dito po sa last hour of the show
ang inyong Digital Patrol ngayon pong 21st day of September, a very memorable day for us at para din sa inyo sapagkat amin pong ipinagdiriwang ang ikalawang taong anibersaryo ng pagkakatatago, itong founding anniversary ng Broad Streamcast Communicators. And again, ang founder ng grupong ito na kung saan kami po ay nagbabalita sa inyo ay sinundo na po a year ago ng ating creator. At I'm sure na Tony Salaw is indeed happy with this development. Sapagkat nandyan po kayo and we know for a fact na all the time you are with us. Lahat ng mga palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators. Kaya hindi lamang kami ang nagdiriwang, kundi kayo, kasama kayo. Because for the two solid years, kayo po'y laging nariyan sa aming piling. Nakakasama each time we'll go on air. Kaya ang aming pong pagdiriwang ng second year founding anniversary ng Broad Streamcast Communicators ay literally we owe it from you. Thank you from the bottom up of our hearts. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik. Going back dito po sa ating balitaan ng mga pangyayari. Oh. By the way, ngayon po ay alas 10:01 na ng umaga at alas 10:01 rin dyan po sa New York, sa USA. Alas 10:01 ng gabi. Oh. Ganun din sa Montreal, Canada. Alas 10:01 ng gabi na rin po sa kanila. Well, sa gawi po ng Dallas, Texas, USA, I'll better check. Mabuti na yung tayo po'y nakakasiguro, mga gilukong mga tagapakinig, ng oras. Let's check. Alamin ko. Mabuti na yung sigurado tayo. Ang oras sa Dallas, Texas, USA, alas 9:04 ng gabi. Ayun, isang oras lang pala ang advance ng New York sa Dallas, Texas. Kaya ngayon po, ngayon ay alas 9:04 sapagkat alas 10:04 na po ng umaga dito sa Pilipinas. Thank you so much. Okay. Bueno, katulad ng aking kanina ay naibalita. Ang Pangulo, meron ding ipinahayag sa kanyang talumpati. At ito ay hinggil sa sana ay matigil na yung tinatawag na racism. Yung pagiging racist ng ilang mga lahi dyan po sa Amerika. At ang kaya pong nabanggit ay yung pong pagiging racist nito ay nakapukol dito po sa mga Asyano. Marami pong mga insidente na kung saan marami po tayong mga kababayang Pilipino ang sinaktan, sinuntok, ginulpi dyan po sa mga estado ng Amerika. And what do you call that if you don't call it racism? Anong tawag niyo dyan? Or at the same time, other than this, binanggit ng uminit na raw uli dyan sa Sipokot, Camarines Sur. Yan. Thank you so much, Mirna, for giving us an update ng kalagayan ng panahon dyan. Kanina, makulimlim, ngayon po mainit na dyan po sa Sipokot, Camarines Sur. Ang panawagan po ng Pangulo sa kanyang talumpati, itong sana
ay matigil na itong paggagawa ng mga makabagong mga malalakas na armas. Alam po natin, mga gilukong mga tagapakinig, na purposely itong mga armas na ito ay hindi intended para sa mga ibon, nor intended sa mga, well, mga mababangis na mga hayop sa kagubatan, kundi ito'y intended to kill, agilo kong mga tagapakinig, ang civilization. Patayin ang mga tao. Lalong-lalo na ito pong mga nuklear na iniimbento. Mga nuklear na mga dinidiskubre. Oh. Yan po ang isa sa pasaring ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya pong talumpati. Good morning, Manong, and to all your watchers. Mula naman from another sister from Montreal, Canada. Maybe tapos nang mag-dinner itong si LB. Alright? Good morning, LB, likewise, and to your husband, God, and to your children. Good morning, good morning, good morning, and to all our kababayans dyan sa Montreal, Canada. Magandang magandang umaga po sa inyo sa, mula sa Pilipinas. Alam namin naggabi dyan sa Montreal, Canada. Alright? So, sabi nga po ng Pangulo, sana mahinto na itong pagiging racist ng ilang mga lahi dyan sa Amerika. At yung kanyang nabanggit na sana matigil na rin itong pagdidiskubre nitong mga makabagong armas nuklear. Sabi nga po, ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayan, okay? So narito ang Pangulo. An existential threat despite our efforts to build norms that resoundingly prohibit. We must reject the notion of deterrence and remain committed to decreasing the global stockpile of these weapons. At the same time, we must also address the scourge of the proliferation of all weapons, be they small arms, light weapons, or improvised explosive devices. Our work must also focus on ensuring that the international system remains fair, not only for all states, but more importantly, for... Po mga gilo, kung mga tagapakinig, naging pahayag ni Pangulo. At nawa ang kanya pong panawagan sa nilalaman ng kanya pong pahayag sa harapan ng mga leader ng iba't ibang mga bansa ay bigyan po ng taos na konsiderasyon. Yan po ay panalangin mula sa isang developing country like the Philippines. Magandang-magandang umaga sa mga workers ng ISC dyan sa Taytay Rizal. Maker nito pong kilala, highly dependable na Sahara Cement Proofing. Basat Sahara, kilalang-kilala ho yan. Lagi po silang nanonood, nakikinig sa ating program on a daily basis. Lalo na ngayon, they're taking their break, and while they're doing so, they make it a point to know what had happened for the past hours. And those developing stories na ating pong ibinabalita sa inyo with regards dito sa 77 na General Assembly ng United Nations. At ito po ay ginaganap sa kasulukuyan sa New York, USA. Now, other than yung pong ginawang talumpati ni Pangulo sa harapan ng liderato ng United Nations, ay nabigyan po ng pagkakataon din na makapagsalita si Pangulong Bongbong sa harapan ng US o New York Stock Exchange. Diyan nakita ni Pangulo yung pong pagtaas ng iba't ibang mga
well, negosyo dyan po sa Amerika. At siya rin po ang humawak ng gay bill ng pagsasara. Ito pong New York Stock Exchange. Yeah. Okay? So, Morning Manong, coming from our youngest sister in the family. Thank you so much, Norma Uma Baysa. Okay, I used to call her Uma. And likewise, I'd like to pass the same greetings to your husband, Ken Swale, and children. And of course, lahat ng ating mga kababayan dyan sa Montreal, Canada. Happy viewing and happy listening to the program. Thank you. Thank you very much. Now, going back to what I'm telling you, itong hinggil sa naging talumpati, nabigyan ho ng pagkakataon na magsalita si Pangulong Marcos Jr. sa harapan ng mga, well, kawani, sa harapan ng mga negosyante dyan sa New York Stock Exchange. At nabanggit ng Pangulo sa kanya pong talumpati itong hinggil sa pagpapataas nitong kalidad ng edukasyon dito po sa Pilipinas. Pakinggan po natin muli si Pangulo. Continue to invest in our young people. We must continue to train them properly. We must continue to make them competitive anywhere in the world, but most hopefully in the Philippines with our partners and with our allies. Yan po mga gulo ko, mga tagapakinig, ha? Yung nabanggit ni Pangulo na pagsusumikap ng pamahalaan na mabigyan ng maganda at mga napapanahong uri ng karunungan o edukasyon ang mga batang Pilipino. At yan naman ay atin pong napapansin o gumagawa ng lahat ng mga pamamaraan para naman maging, well, competitive. Sumabay itong mga batang Pilipino sa dunong ng mga kabataan sa ibang bansa. At, it's indeed worthwhile to note na marami po sa ating mga kababayang mga kabataan, itong mga nakapag-uwi ng mga gintong medalya, nanalo sa iba't ibang mga, competition na may kinalaman dito po sa edukasyon. Hindi ho ba? Kaya namang ating pinagmamalaki itong ating mga kabataan ito. Because somehow, itong mga kabataan na ito na nagwawagi sa mga education-related na mga competition ay parang mga diamante na nagdadala dito po sa mapa ng pagkilala sa Pilipinas as among the countries na kung saan ay nagbibigay ng sapat na edukasyon, mga makabagong edukasyon which is competitive at laging maaring ipanlaban, sabi nga, dito po sa karunungan na natatamo rin mula sa ibang bansa. Check your time pieces sa oras sa Pilipinas, ginap ng alas 10:15 ng umaga. Oras sa Montreal, Canada, alas 10:15 ng gabi. Oras sa New York, alas 10:15 ng gabi. Dito sa atin, alas 10:15 ng mainit na umaga. Alright. Mula po sa Calamba, Laguna, from one of our sharers ng talutuntunan at isa po sa ating mga regulars na followers ng program, walang iba. Ito pong ating binata, masipag, negosyante, si Melito Rodelio Militante. Good morning to you, Melito.
at ang kanyang bate, Buenos Dias, Sir Sel. Feliz Segundo Aniversario de BSC. Thank you so much for greeting us. And, passing to us ang iyong pagbati ng happy anniversary ng Broad Streamcast Communicators. One day to cherish namin dito po sa BSC, and I know one day you also cherish, because alam nyo, kung wala kayo, sabi ko nga kanina, wala rin ho kami dito sa Broad Streamcast Communicators. That's why we last, that's why we lasted for 2 trying years. It's all because of you. Sa inyo pong tiwala, sa inyo pong, pagpapatronize ng lahat ng mga palutuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators. And with that, wala hong katapusang pasasalamat ang pinaabot naming lahat sa inyong mga followers ng program, lahat ng programa dito sa BSC, wherever you are. Pag ikaw ay nasa Pilipinas o ikaw ay nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you, thank you, thank you very much. Dile 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 yo all the gal mile 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 be my ating pong pagpapatuloy, mga kaganapan pa rin mula po sa Nueva York. Itong kaganapan na pulong, general meet, general conference among UN member countries and their leaders. Alright? So, may katanungan si Melito. Well, I'll try my best, Melito. Okay? Thank you so much. Kasama ka rin ba? Ikaw ba'y palagay ko sapagkat medyo malapit yung lugar na kung saan ay gaganapin ito pong, powwow, yung pong gathering ng itong anniversary party o anniversary powwow na pagaganapan dyan po sa Laguna. And this will be this Friday. Okay? So, I'm sure kasama si Melito sapagkat malapit yan eh. Sa Laguna na mismo. Ha? Dyan daw ata sa tinatawag na hot resort, kung tawagin. Ha? Okay. Tuloy-tuloy ho tayo mga gilog kung mga tagapakinig. Now, si Ginoong Ramon Casiple. I'm sure na you know Mr. Ramon Casiple. Isa ho siyang kilalang political analyst. At merong babanggitin itong si Ginoong Ramon Casiple. At ito ay hinggil dito sa, ngayon ay ipinagdiriwang din. Marami ang hindi makakalimot dito sa martial law, never. Sapagkat marami pong mga memories itong batas militar. Kung meron man din pong mga magagandang ginawa itong batas militar, eh marami sa ating mga kababayan ang lumuha. Sapagkat, marami sa ating mga kababayan din ang hanggang ngayon ay pinaghahanap, naglaho noong pong batas militar. Ang sabi ni Melito Rodelio Militante sa akin pong katanungan earlier, opo, invited po ako. Papasok po muna ako sa work pag
alis ko, diretso na ako doon sa resort. All right? Okay. From the president ng amin pong Broad Streamcast, si Your Honor, please. Gilo ko mga tagapakinig. Si Ben Pipon. Well, the name rings a bell. Okay? Ayan. Medyo 5 or 10 years after bago po ako sumunod sa himpapawid at idol ko po itong mamang ito. Si Ben Pipon. Hindi aangal ito. Kapalagay ko, aangal ng malaki ito. Si Prexy, ho, si Your Honor, please. Meron po siyang mensahe. Ang sabi ni Prexy Ben Pipon, happy second anniversary po sa ating lahat kasamang Sel, lalong-lalo na sa ating mga viewers, of course. Lalong-lalo na sa ating mga viewers. Because we owe it from you. That's why nakaabot po kami rito sa second year na ito and perhaps for the next succeeding years to come. Well, maybe 50 or 60 years from now. Buhay pa kaya. makakasama po namin kayo. That what makes BSC, itong Broad Streamcast, a successful channel. It's all because of you, mga gilo ko, mga tagapakinig. Ayun, nag-abot na po ng kanyang reaksyon doon sa akin na banggit. Well, of course, halos magkasabay lang po kami ni Prexy Ben Pipon sa broadcast business. I started with the ABS-CBN. And I know for a fact na si Ben Pipon ay once upon a time work with Radio Veritas. Tama po ba? All right. Okay. So he's Ben Pipon in his own right. Magulo ko mga tagapakinig. From Monsa Samson of Manila Bulletin, happy 60th birthday today. 50th Mon, okay? Happy 50th birthday today, September 21. Pagbati pala, akala ko martial law. I stand to be corrected. Ang sabi ni Mon Samson, great photographer ng Manila Bulletin. Happy 60th birthday today, September 21 to Tess Galvez Ong of Santa Mesa, Manila. Greetings from Mon Samson of Manila Bulletin. Happy, happy birthday, ma'am! Okay, pagkatapos, nagpadala uli si Mon ng kanyang paboritong mensahe, ang kanyang magic words, ang kanyang magic greetings. Kape, kape na. Oh, from Miss Angelica Paz. Nako, I salute Miss Angelica Paz. Talaga pong, well, maasahan at isa po sa aming mga kasama na naglilingkod bayan sa inyo dito sa Broad Streamcast Communicators. Sabi ni Miss Angelica Paz, happy second anniversary to the BSC family. Capt.Sel Baysa, more power and God bless po. Maraming salamat. Likewise, God bless Miss Angelica Paz. Okay, so tuloy-tuloy ho tayo, ho. Wow. It gives me unusual feeling kapag dumarating doon itong mga pagkataon na you have something to celebrate about. Aba, iba ang pakiramdam, mga gilog ng mga tagapakinig. Kaya namang kaming lahat ay excited at happy dito po sa araw na ito. Pangalawang taon na founding anniversary ng
Broad Streamcast Communicators. And again, we owe it from you, our dear viewers. Ngayon, ito pong si Ginoong Ramon Casiple, political analyst. Eh, meron pong nabanggit hinggil po dito sa martial law. Well, of course, martial law will stay here forever. Hindi lamang sa pahina ng libro, hindi lamang doon sa pahina ng newspaper clippings na inyong, well, itinabi for the past many, many years. So, hindi sa inyong puso. Lalong-lalo na yung pong ating mga tinatawag na mga kasama na, well, hindi makakalimutan itong martial law. Isa na ho dyan. Si Your Honor, please. Ben Typhon. Okay? Alright. Well, of course, and yours truly. Sapagkat nung pong gabi ng silently ay in-imposed itong martial law, I was there in Manila Hotel wherein, well, inyong maaalala, si dating Senador Binigno Aquino, ang ama ni dating Pangulong Aquino, of course, yung anak ano po, at yung kanyang may bahay na si Tita Cory Aquino. Dinakip noong pong gabing iyon. And I was there mismo sa baba about to, enter the Manila Hilton Hotel when my intention was frustrated by a uniformed member ng armed forces. Inarang po ang inyong lingkod. At kasama ko ang akin pong technician ng araw, lulan ng Radyo Patrol unit ho ng ABS-CBN. That's where I started. At the vehicle has been confiscated right that very night. At sinabi po, binulong sa amin. Kami po ay medyo nag-resist pa, pero kami po inaambaan. At sinabing, huwag na kaming umangal sapagkat martial law na. Yun po ang isa sa hindi ko makakalimutan na pangyayari sa aking buhay. Nang, ideklara silently, gabi po yun, sapagkat yung declaration official ay ginawa the day after. Nung pong tahimik na inimplementa ang martial law o batas militar. Oras po'y ganap ng 10:29 ng umaga rito sa Pilipinas, 10:29 sa Montreal, Canada, ng gabi, paging sa New York. At sa Dallas, Texas, USA, ganap pong alas 9:29 ng gabi. And speaking of Dallas, Texas, coming from another sister, si Presi Estrada. Ang kanyang bati, good morning, Manong, and likewise to your listeners worldwide. Thank you. Thank you so much, Presi. And let me greet your husband, Hari, and your children a pleasant good morning. Coming from us dito sa Pilipinas. Okay, narito na po ang naging pahayag ni political analyst Ramon Casiple with regards in today's memory ng or anniversary ng martial law. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Casiple sir. Kahit pa nung panahon ng martial law hanggang ngayon, ay marurutas yan kapag
pumunta ka doon. Ito is special kasi anak itong ating presidente ng tatay niya. Kaya alam mo naman yung issue doon. Kaya ang handling natin dyan kung wag na tayong madala sa mga away ng Pilipinas, lalo na Marcelo. Panahon ito ng international relations dapat ang magiging top topic no, sa presidente. Yan po mga gilog kong mga tagapakinig, ha? Sa ngayon po kay political analyst Ramon Casifle. Doon po yung sugat na iniwan ng martial law doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng malaki dulot po nitong batas militar. But then, sa ngayon kay Ginoong Casifle, I think it's high time na kalimutan na. Ibauna po natin. At let's all rise, sabi niya, upang sa gayon, magkatulungan-tulungan po tayong lahat na ating, pasiglahin ang ating bansya, ang ating bansang Pilipinas o other than kaunlaran ang pagkilala na dito po sa bansang ito, sa bansang Pilipinas, dito sa rehiyong ito, ay merong mga naninirahan sa bansang ito na nagkakaisa. At magkakasamang tutulong upang sa gayon atin pong maitaas ang ating bansang Pilipinas, dalihin sa mapa ng pagiging kilala at isang bansang ang mga naninirahan ay pawang ang pinagkakaisahan na gawin at magkakasama-samang aalalayan sa pag-unlad si Juan de la Cruz o si Luz Piminda. Okay. So, second founding year ng Broad Streamcast Communicators and 50th anniversary ng martial law dito po sa ating bansa ngayon pong araw na ito. Well, marami pong mga iniwang memories. Mga iniwang, mga pangyayari na nakakintal na sa ating kaisipan. Itong batas militar. Marami na rin dito po sa mga dati ay mga nakasuot ng military uniform ang perhaps ay hindi na po ngayon mga kabilang sa ating hukbong sa tahanan ng Pilipinas. Marami rin sa ating mga kababayan ang luhaan each time na dumarating itong ganitong pagkakataon. Because, well, nagkakaisa sila na iniisip at pilit na bumabalik sa kanilang kaisipan yung mga malulungkot na mga pangyayari na may kinalaman dito sa mga pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At ganun din, pagkamatay ng kanilang mga anak, pagkamatay ng kanilang asawa, pagkamatay ng kanilang kapatid, mga magulang, whatever. Anyway, yan po ay isang pahina ng kasaysayan ng Pilipinas. Now, inyong maalala, yung pong si Dr. Orlando Sakay, siguro naalala niyo po yan. Oh. Siya po ay isa sa ating mga umugit, mga opisyalis ng pamahalaan noong panahon ng diktador, panahon ng ama, ang ating pong current president, Ferdinand Edralin Marcos
Senior, si Dr. Orlando Orly Sakay. Well, siya po ay siya ring author nito pong Masagana 99 na isa sa mga proyekto ng ama ng Pangulong Marcos Jr. Masagana 99 na kung saan ito ang naging tulay ng pagkakaroon ng sapat na pagkain, bigas, mga root crops, mais, sagana po tayo noong mga panahong yun sangayon kay Dr. Sakay. Now, sa puntong ito, let Dr. Sakay remind us yung pong hinggil sa martial law at ano sa kanyang naging pananaw itong, shall we say, advantage o kabutihan nitong martial law. Pakinggan po natin si Dr. Orly Sakay. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Sakay, sir. Kung ano ang nangyari nung nag-martial law, tatalakayin ko muna kung bakit nag-declare ng martial law. Mm-hmm. Kung yari, nung mga panahon na yon, lahat ng tao may baril. Tumitig ka lang ng masama sa isang tao, babarilin ka na. Meron lang natapakan yung paa sa kasilyas, sa men's room, binaril. Kaya nung nag-declare ng martial law, pinasurrender lahat ang mga baril. Tumuktok nga yung isang militar sa pintuan ko at sinasamsam yung aking baril. Kaya kung meron akong lisensya, ang nakolektang baril noon nung madeklara ang martial law ay 600,000 baril. Pagkatapos meron pang isang shipload ng baril na pinadadala rito sa Pilipinas at gagamitin ng NPA. Ang PNPA, papasyalan ka sa bahay mo, hihinga ka ng allowance daw. Mangyari kung magtatayo ka ng kung anong negosyo, hihinga ka. Madalit sabi, yan ang naging dahilan ng pagdedeklara ng martial law. Ngayon, tatanungin mo naman sa akin kung ano ang pangyayari ng martial law. Gagawin ko liliwanagin ko na lang, isa-summarize ko kung anong mga pangyayari. Una, nung nag-declare ng martial law, kulang tayo sa produksyon ng bigas. Nagbasaga na 99, kaya nakapag-produce tayo ng bigas na tama lang sa ating pangailangan at nakapag-export pa. Yun ang nagawa nung panahon ng martial law. Ang pangyayari sa ngayon, sapagkat yung mga programa natin itinigil yung mga sumusunod na administrasyon, ngayon tayo ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. 3,200,000 metric tons ang ating inangkat nitong nakaraang taon. Meron tayong IRI nandito sa ating sa Los Baños. Meron tayong UP College of Agriculture na pinakamagaling, pero tayo ang pinakamalaking umangkat ng bigas. Mm-hmm. Pangalawa, noong panahon ng martial law, umunlad ang agricultural sector. Pinakamataas ang ating tinatawag na growth nung yields. Nasa mga 5% ang yearly. Pagkatapos ito, tinigil ng mga nasumusunod na administration, bumagsak ito sa mga 1% lang. At sa ngayon, masasabi ko, the agricultural sector in the Philippines is the worst performing sector, not only in the country, but in Asia. Mm-hmm. Halos lahat ini-importa natin. 20% ng ating bigas, ini-importa natin.
kakao, kape, iniimporta natin 70-80%. Salmon, iniimporta natin. Kabibili lang natin ng 60,000 metric tons ng galunggong sa China. Saan hinuli ng mga inchik yung galunggong na yan? Eh kundi sa dagat natin, so binibili natin yung sarili nating galunggong. Yan po mga gulo kong mga tagapakinig, ang tinig ni Dr. Orly Sakay. Siya po isang naglingkod bilang kalihim ng panahon ng ama ng kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. At kanya pong nabanggit yung hinggil sa pagdedeklara kung bakit idineklara ng diktador na si Marcos Sr. itong martial law. At yung pong buti na naidulot naman nitong martial law sa Pilipinas. Yan po yung nilalaman na naging pahayag ni Dr. Orly Sakay. Now, atin namang pakinggan ang kakatawan dito po sa National Historical Commission na walang iba kundi si Ginoong UP Agbayani, hinggil pa rin dito sa martial law. Magandang umaga po, Ginoong UP Agbayani. Ano naman po ang inyong masasabi para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, kabatiran ng ating mga viewers ng Digital Patrol? Hindi lang naman New People's Army ang may insurgency noon. Dahil doon sa mga balita na nagkaroon ng Jabida Massacre, nagkaroon din ng pag-usbong ng insurgency sa Mindanao sa pangunguna ng Moro National Liberation Front and later on ng Moro Islamic Liberation Front. But it's worth noting no na hindi bago ang communist insurgency sa Pilipinas. May dahilan kung bakit New People's Army siya. Kasi may Old People's Army. At ito yung hukbalahap. At panahon pa lang ng mga, even before the Japanese occupation, mayroon ng communist party na may sariling armed struggle. Fortunately, kahit hindi nakapagdeklara ng batas militar si Pangulong Elpidio Quirino at si yung Secretary of Defense niya na si Ramon Magsaysay, they were able to minimize, kung hindi man talagang immobilize, yung Hook Rebellion through a series of strategies, no? But again, martial law yung usapan natin, hindi naman anniversary ng Hook. So what this says is that it's possible to solve a communist insurgency without declaring martial law. And maalala din natin na nung panahon ni Pangulong Quirino, nung nagkaka-eleksyon, natalo siya, pinasa niya yung pagkapangulo yung sa nanalo sa eleksyon, which is si Pangulong Magsaysay. And hindi naman nagkagulo to the point na lumakas yung lumang Hook. Rather, lasalo silang humina. At to the point nga na may mga grupo ng komunista na gusto na nila gumawa ng sarili nilang People's Army. At ito yung NPA. Pagdating naman sa economy, no, tama yung nabanggit ni Dr. Sakay po na magandang mabanggit yung increase ng rice production noong panahong iyon. Pero sa limitado kong pagbabasa-basa, I don't know kung nakapag-export po tayo from 1978 to 1986. Kasi nga po, ang mga nababasa ko, nakapag-export po tayo 1976 to 1978 ng bigas. And I think mahahaba-habang diskusyon po kung ano yung nangyari sa masagana 99. Bakit hanggang 1978 lang po yung export? At the same time, nagkaroon din po ng a labor export policy kung saan marami mga Pilipino hinikayat ng mga ibang bansa para makatulong sa pamamagitan ng remittances. Ilan lang po ito, may mga positibong nangyari. Alam naman natin na may mga naipatay yung infrastructure programs, may mga export processing zones na naitatag. But at the same time, maganda ding tingnan natin yung social cost, no? Noong pagkakaroon ng isang diktadurya, noong pagkakaroon ng limited power sa isang group of people lang, no, yung pagligid
ng democratic space kung saan pwedeng makapag salita or makapag express ng opinion ng mga tao, eh kung bakit yung extremes ng panahong ito nag-encourage sa maraming tao na sumali sa isang insurgency sa halip na magpatuloy na lumaban sa, you know, sa kalsada, sa eleksyon, and such. Ang po mga gilo kong mga tagapakinig, ang naging pahayag naman in relation dito sa ngayon ay ipinagdiriwang at inaalala, ginugunita na 50th year ng batas militar dito sa ating bansa. Yun po ang obserbasyon, naging pananaw ni Ginoong UP Agbayani ng National Historical Commission. And earlier, inyong narinig yun po namang naging pahayag ng isa sa mga naging cabinet member ni ng kilalang diktador si Pangulong Marcos Sr. Sila po ay nagkakaisa doon sa mga bentahe na nagawa itong martial law 50 years ago today. Check your timepieces. Ang oras po mga gilog kung mga tagapakinig sa Pilipinas, ganap ng 15 minuto bago sumapit ang alas 11 ng morning. Morning, good morning, good morning sa Baredo family, Baredo couple, kina Pitts, another sister, at si Mayor John Baredo, ang mayor ng family. Oh, good morning and thank you for watching and listening to the show. Kasama na yung kanilang mga anak at mga household members. Good morning, good morning, good morning. Of course, sa ISC, ha? Kaya mga taga-ISC, hello to Maxi Baredo. And good morning likewise to his elder brother, si Mark Baredo, na nasa bansang Thailand. Alright? Good morning, good morning, good morning to all nating mga kababayan. Oh, lalong-lalo na yung po mga silent viewers and silent listeners ng program. Maraming salamat po. Now, di ba po ang mga balita? Ito naman ay ihinggil dito sa COVID-19. Well, we cannot end the program by simply not reporting to you ito pong latest on COVID-19. Ito po ay mula sa ulat ng Department of Health. As of yesterday, meron pong naitala ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa 1,600 na mga new cases ng COVID-19 sa bansa. And as of yesterday, likewise, yung pong 1,600 na mga bagong COVID ay nagdala sa total number ng nagka-COVID sa Pilipinas since the time na pumasok ang nakahahawang virus na ito. That was 2 years or more than 2 years now. Ay umabot na ito ng 3,925,326. Yan po ang total number. Now, yung mga aktibo pa, yung mga may karamdaman ng COVID-19 na pinipilit na pagalingin ng ating pong mga frontliners, itong mga health authorities. As of yesterday, meron na pong total na bilang na 27,257 itong mga aktibo. But, well, napakasarap ding isipin naman na kung meron pong mga hindi pa gumagaling, meron ding mga bagong nagsigaling. That's as of yesterday, ay umabot naman sa 1,955 cases ng mga bagong gumaling. At what is more pleasant to our ears, ay yung ulat na wala pong namatay kahapon
na naiulat ang DOH. Thank you so much, Department of Health. Okay. Ang panabagaan ng DOH, magpabakuna na po tayong lahat. Ang sabi po ng DOH, magpabakuna na. Ito'y sa kabila ng ulat na mukhang patapos na ang pandemya. Ang sabi po ni Acting Secretary o Acting Officer in Charge ng DOH, Maria Rosario Bergere, ang virus na ito na COVID-19 ay nasa atin na pong kapaligiran, whether we like it or not, makakasama na po natin habang panahon itong COVID-19. Kaya kahit na ito, iniulat na mawawala na. Isa po sa nag-ulat, yung World Health Organization, di ho ba? And yet, makakasama na po natin yan, gustuhin man natin o hindi. Ngayon, si Deputy Speaker Janet Garin. Siya po ay naging once upon a time ay Health Secretary din. Siya po ang Deputy Speaker ng House of Representatives. Ang sabi niya po, diretsahan. Sabi niya, hindi siya naniniwala na patapos na ang COVID-19. And from the looks of it, mas lalong naniniwala si Deputy Speaker Garin sa pagbabakuna. Magpabakuna na po tayo. Ipagpatuloy po natin yung pagtanggap ng bakuna, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng second booster. Sapagkat alam nyo, nag-wane ho yun, yung bakuna. Nawawalan ng epekto ang bakuna. Kaya ang pinaka magandang gawin ay magpabakuna po tayo. Tuloy ang bakuna, Sos Marusepo. Meantime, alam nyo, malaking pera yung nawala po sa ating kabanyaman. Mawawala pa sapagkat hindi naman nabayaran ng cash yung bilyon-bilyon na halaga ng piso na babayaran ng ating pamahalaan doon sa mga bakuna na in-order na ginamit nung pong, lalo na nung administrasyon ni Mayor Digong. Mantakin ninyo, hindi birong halaga yung inutang. Inutang po. At yan ay babayaran, whether we like it or not, ng gobyerno ng Pilipinas. Ito po'y aabot doon sa apo ng ating mga susunod na henerasyon pa at maging doon sa susunod pang iba. Apo ng mga apo ng mga apo. Yung mga apo sa tuhod. Kung merong apo sa talampakan, iba kayong mga apo ng talampakan pa ang magbabayad. Naalala ko yung naging pahayag nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa harapan ng mga negosyante na Amerikano na kahit daw maski raw malaki yung nautang ng Pilipinas na doon sa mga bakuna na in-order noong administrasyon nakaraan ni Duterte, nababayaran po naman mga gilumpong mga tagapakinig at binigyan po, nagbigay ng garantiya itong si Marcos Jr. na mababayaran po, mababayaran ng kanyang administrasyon yung kahit na unti-unti yung pagkakautang dulot nitong in-order ng mga bakuna. Kaya sayang ho, literal, sayang yung mga bakuna.
E mauuwi lamang yan sa drain, sabi nga. Ha? Mapa-flash lamang yan. Maililibing. Ha? Kapag walang nangyari at hindi nagamit po, yaang mga bakunang yan, sayang. Sayang. Ha? Mga bakunang in order, mga bakunang donasyon mula sa ibang bansa, mauuwi sa wala. Yan po ang mangyayari. Kaya doon sa ating mga kababayan na medyo andap pa rin sa pagbabakuna, pabakuna na ho kayo. Isipin na lamang yung bilyon-bilyon na babayaran. Isipin ninyo, masisira itong mga bakunang ito na walang silbi. Hindi ho ba malaking kasayangan yan ho? Kaya sa kabila ho ng paniniguro ng World Health Organization na patapos na itong COVID-19, ang sabi ho ni dating Health Secretary at ngayon ay Deputy Speaker ng House of Representatives, hindi siya naniniwala na patapos na ang COVID-19. Anyway, sa iba pa pong balita, meron pong mga 100 mga volunteers na binubuo ng mga tauhan ng pulisiya, mga binubuo ng mga empleyado ng iba't ibang departamento ng tanggapan ng alkalde ng Taguig City. Kasama na itong iba't ibang mga civic organization diyan sa Taguig City ang nagbuo-buo. O, nagbuo sila ng isang grupo para sa kanilang clean up activity diyan po sa Taguig City. At ito po ay labis na ikinatuwa naman nitong si Mayora Lani Cayetano. Yan. Ha? Sapagkat ang hangarin itong mga volunteers na ito ay linisin ang mga kanal diyan sa lunsod ng Taguig. Ang kanilang hangarin, ang kanilang punterya, e labanan itong dengue. Itong dengue fever at maalis, mapatay itong mga lamok na mga carrier nitong dengue fever. Labis pong kinatutuwa yan. Itong clean up activity ng city government na pinamumunuan ni Mayora Lani Cayetano. Napakagandang hangarin yan. Pero kung expose yung mga kanal diyan sa lunsod ng Taguig, Mayora Cayetano, edi pasementuhan. Para sa gayon, hindi na pamugaran ng mga lamok. Hindi na kailangan nalinisin pa. Hindi ho ba? Yan po ay, mula po sa palutuntunan. Suhestyon lang naman ho yan. Kaya kung merong mga open na mga kanal, gawan ng paraan na masementohan na po yan para maiwasan na ang pagkalat ng lamok and as a consequence, maiwasan na itong pagkalat ng sakit na dengue. Beno, with that note, mga gilog kong mga tagapakinig, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong huling pagsama sa inyong lingkod on our special day ng Broad Streamcast Communicators, our second year or second founding anniversary. And of course, sa kasaysayan ng ating pong bansang Pilipinas, ating ngayong ginugunita ang 50th anibersaryo ng Batas Militar. Beno, maraming salamat ngayon pong araw ng Miyerkules, Hump Day, Midweek, Baklaran Day. At bye-bye for now, Luz Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao. Antabayanan po ninyo ang susunod na palutuntunan, yan po ang Buhay Online ni Binibining JC Bautista. Susunod po kaagad. Maraming salamat kay Nash,
sa ating technical side at kay si Manita sa ating production side. Maraming maraming salamat. Ako po si Sel Baysa. Join me again tomorrow, God willing. Okay? Dios ti agnina. Mula po sa aking mga sisters, baka makalimutan ko ang kanilang message. Oh, God bless the whole world. Alright? So, Dios ti agnina. Iwaston yung mga orasan. Ang oras po, ginaptang alas 11 ng morning.